Hello po at magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Sir Jeff at welcome po dito sa ating munting YouTube channel na Accidental Seaman, na kung saan ay tinatalakay natin ang regarding sa seafaring life and most particularly in the offshore pipe laying industry, at kasama na din riyan ang ating mga travel documentaries at hotel reviews. And in this episode ay ating saksihan itong video na kung saan ay kasama natin ang dalawa natin na matalik na kaibigan sa barkong Castorosi, at ating tinalakay ang kwento kaugnay na sa kung paano nga ako nagumpisang maging seaman at paano ako nakapasok sa offshore industry. And at the same time ay atin na rin napag-usapan na kung bakit nga ba Accidental Seaman ang naging pangalan ng ating YouTube channel. Sa mga bago pa po lamang sa YouTube channel na ito, ay lubos po akong nagpapasalamat sa inyong suporta sa pamamagitan ng pag-click ng like at subscribe button. Kaya't manatili po lamang sa inyong panonood, at sa pagkatapos po nitong saglit na intro, ay sabay po nating saksihan itong bago nating episode na ating pinamagatan, My Stories on How I Became an Accidental Seaman. Hindi na porkit hindi mo pinangarap, hindi mo na plinano. Hindi nga, wala nga. Sige. Sabi mo, okay, sabi natin, aksidente yung sa'yo, ano? Paano mo nalaman na aalis ka? Paano mo nalaman na aalis ka? Paano mo muna naman na alis ka, sagutin mo? Kasi gumagawa ka ng sarili mong timeline. Eh. Hindi! Tinatanong ko sa iyo! Okay. Sige, yung timeline mo. Sige, timeline mo. Timeline mo. Gumawa ng lusot. Ito, hindi pa tapos eh. Gumagawa ka ng... Sigurado ka, Jeff, sa ginagawa mo? Okay, ah. Oo, tinatawanan. Tinatawanan ka, Jeff, oh. May naninibago lang yan kasi, first time yung naano sa vlog. Dahil sa'yo, kikita na siya, no? Nakarapit mo na yan, Mark. Nakarapit siya, no? Hindi mo nalaglagin. Magkano bang ano natin dito? Yung talent fee? Talent fee. Ano tayo dyan eh? 400. Kanina pa lang pag naka-vlog ka eh, no? Kahit malamig, nag-iinit ka. Oo, nag-iinit ka. Ang dami ilaw eh. Tinignan ko yung aircon nyo, nakasagad na. Kunti na lang, ang dami ilaw eh. Ang init din pala niya kahit LED lang. Oo, ang dami eh. Talaga? Ito ano? Kasi kung tenan niya, 'di ba? Kasi ang vlog ko, ang title talaga ng ang channel name ng vlog ko, Accidental Seaman. Bakit naman Accidental Seaman? Nga nang kanina eh. Yeah. Bakit Accidental Seaman? Ito. Accidental siya naging seaman. Oo. Kasi may traditional seaman, sir. Yung mga si mga kapitan, EB, tayo hindi naman natin pinangarap na or aral ng... Paano ka bang napunta dito? Nag-a-apply. Hindi, accidental yun. Nag-apply hindi, ka pala. Hindi naman ako by qualification marine engineer or marine transportation related. Kaya nga, yung mga seaman... Tingnan mo, pag nag-ano ka, sabihin mo, anong trabaho, seaman? Ay, baby ka ba? Alam mo, may tawag sa atin, alam ko eh, mga ordinary seaman. Hindi rin, iba rin. Iba yung accidental. Kasi hindi ka pa rin seaman nun, accidental ka lang. Oo, talaga. Accidental seaman talaga. Kasi, ang original na ano ko is construction. Ngayon, naririnig ko lang yung offshore. Pero hindi ko inakalan na may seaman's book pala yun. Meron, basta pumunta sa amin, meron. Paano, alam mo kung bakit paano nag-ano yan? Pwede ko na yata sa'yo yun eh. Hindi pa. Nung inupos lang ko yung vlog-vlog niya yan,
Yung kasagsagan ng pandemic, na-stranded nga ako dun sa Pasay. Hindi ako makauwi kasi walang swab. Tama, may restriction yun eh. August 29. So after more than 70 days stranded in Manila, makakauwi na po tayo finally. Tapos canceled yung sampa. Yung sampa ng Seaman yun. Ano yun eh, June, July, gano'n. Yun yung nag-umpisa ako mag-Seaman? Umpisa ako mag-vlog. Ah, mag-vlog. Akala ko mag-Seaman. Doon ko ginamit yung accidental Seaman na terminology kasi nung nanonood ako ng YouTube, napanood ko yung palabas ni Maring Winnie. Yung may, ano siya eh, yung bawal ang pasaway. Ngayon ang topic nun, yung mga seafarer na, ano, nag-decline na daw yung employment ng mga seafarer sa international demand. Na papalitan na daw tayo ng mga ibang lahi, tulad ng mga Vietnam, gano'n. Then, nagkaroon ng panelist yun, dito sa engineer, ito, mag-ano kayo. So, dito sa ano, panelist ng mga marine, mga nautical, or mga marino, may isang chief engineer na retired. Ngayon, dito naman yung Dolly at saka yung Marina. Sabi ng Marina, hindi totoo yan na nag-decline yung employment ng mga Pinoy seafarer. Kasi in fact, mas dumami nga. Ngayon, nag-rebattle ngayon yung Pinoy engineer. Sabi niya, hindi totoo yan. Kasi yung sinasabi niya na ano, mataas na employment ng mga seafarer, hindi mga seafarer yan. Yan yung mga nasa cruise ship. Pero mo, hindi marine, hindi seafarer daw yung mga nasa cruise ship. Ay, ano tayo? Buti hindi... Dere, batin kita. Iba yung seafarer dun sa Seaman. Is pareho lang yun. Hindi. Kapag seafarer ka, marino ka. Yun yung mga gumraduate ng marine engineering, marine transport, maritime. Kapag Seaman kasi, general yun. General yung Seaman kasi... kaya tayo tinatawag na Seaman kasi nga nasa offshore tayo. Nasa sea tayo. Nasa sea tayo. Kasi at the same time, mayroon tayong Seaman's book. Pero that doesn't mean seafarer ka. Kapag titignan mo dito sa atin, titignan mo yung POV ng purser. Yung POV natin. Dalawang nakalagay doon. Maritime. Isang maritime, isang technical. So nasa technical tayo. Pero Seaman... Ano nga? Seaman ang tawag sa atin generally. Pero pagka nakaano na tayo, technical lang ang tawag sa atin, pero, iba yung marine. Alam mo, ang lahat ng mga, kasi siyempre nasa vlog, may mga vlogger rin tayo, At totoo naman yung sinabi niya na hindi tayo talaga seafarer. Ewan ko lang kung seafarer yung term na inano niya, pero basta marino yung seaman. Pero ang ano doon, kasi... Yun nga sabi niya, hindi totoo na okay, regardless kayo, i-review ko pa ako ng board niya, ginamit niya, seafarer or seaman. It's rising because every year, nag-increase mami yung ano natin, remittances of our seafaring. In my case, I would say that the seafaring industry in the Philippines is dying. Bakit? Because there are so many Filipino seafarers that has been displaced by other nationals. If what? There are an increase of numbers, of the seafarers, it is because there are so many that are employed sa mga cruise ships. Pero yung traditional seafarers natin, na sinasabi natin mga ordinary seaman, able-bodied seaman, officers, up to master mariners, marami po ang na-displaced ng other national. Nagdagdag lang ang deployment ng mga marino pa rin tinatawag natin, sa mga cruise ships. Ng mga marino pa rin tinatawag natin sa mga cruise ships. Pero hindi yung traditional seaman natin na OS, AB, kasi ito na lang, gagawin mo na lang yardstick. Ang gagawin mo yardstick yung luneta. Kapag nakita mo na nagtambaka na ang mga marino dyan sa luneta, dyan mo nakikita na nagkahirapan na ng sakay. Baka pag sinabi nga marine, di ba? Marino, di ba? Marine, yun yung talagang mga talaga marine yun. Ano, diba? Yung talaga sa yung sa right kung, term ano? Para sa mga marine talaga. Oh, yung... Engineering yan. Tsaka transport. Siguro, tama din yung ano, kayong... ano na, accidental seaman. Kasi seaman naman talaga tayo eh. Pero hindi natin pinangarap na magtrabaho sa ano. Kasi, di ba, noong high school tayo... Hindi pwedeng destiny. Kasi, ano naman, hindi sa aksidente. Alam mo no,
hindi. Ha? Aksidente talaga. Pag aksidente ka, say, mo, hindi mo alam na mga ano ka. Kung baga, nag-apply ka eh. Nag-apply ako, hindi for seafarer, document controller. Ang, saan? Ang alam ko. Eh, alam mo naman seafarer ang ano eh. Ganito yung. Wala akong alam. Tingnan mo na, explain natin yung, ganito yung pagkaintindi ko sa aksidente. Yung kapag aksidente, limbawa, nag-apply ka sa MRA, di ka naman nag-a-apply ng Seaman, di ba yung ina-applyan mo? Onshore, di ba? Ang aksidente, yung bigla ka lang kinuha, dinalakas sa, ano, sa barko. O wala silang magawa, kasi wala silang may salpak. Kasi, or nasa barko ka na, pumunta ka lang sa barko, kasi may bibisitahin ka lang, o kailangan namin ng ganito, pwede ka ano. Dito ka. Hindi, dito ka. Kaya tayo naging seaman, kasi may seamanship tayo. O yan nga. Oo nga. Pero, kaya nga may seaman, kaya nga may seamanship ka. Bago, nung hindi pa nauso yung option, mga seaman lang naman ang may seamanship. Hindi ka pwedeng pumunta sa atin, ha? Sa bansa lang natin yun, sa bansa na lang sa Pilipinas, hindi ka pwedeng pumunta ng option. Or kahit nga yung mga fishing boat eh, may fishing seafarer sila eh, na seaman's book eh. Pero sa likod niya may nakatatak doon na seafarer, seaman's, fisherman. Bakit na nasabi nung engineer yun? Hindi man naman mga seaman o hindi naman mga seafarer yung mga cruise ship ano yung nasa sa cruise ship, hindi sila seaman. Hindi, ano ba talagang eksaktong sinabi nung ay yung eksakto i-review mo, baka seafarer naman pala sinabi. Seafarer yan, pero tama yung statistics ng dole na tumaas ang sima ang, pero kasi ang pagkakaintindi ko sa seafarer explorer eh. Pag sinabi mo si man, di ba? Alam. Yun yung terminology ng mga seafarer. Pero, regardless, ano lang yun eh. Pagkalapit lang, hindi naman mo sabihin na... Kasi, ano yung mga... Oo, nga ito, tulad ng mga ligabo eh. Ano yung mga seaman yan? Yung mga ligabo eh, hindi nila pinangarap na maging seaman yan. Actually kasi kapag offshore ka talaga, seaman ka. Offshore ka yun. Ipinangarap ba ng mga libagaboy na trabaho sa sim, ano yan? Hindi nila pinangarap. Sabi, pag sinabi mo pinangarap, pre. Porky pa pinangarap. Nang high school ka pa lang. Kasi ano ba ang offer ng, may degree ba? Na, aside sa marine engineering at saka ano, na, anyway, later on, meron na, nagkaroon na. Hindi na porkit hindi mo pinangarap, hindi mo na plinano. Hindi nga, wala nga. Sir, sige. Nag-apply nga sila. Sabi mo, okay, sabi natin, aksidente yung sa'yo, ano? Nag-apply ka sa MRA. Pero nang sinabi nilang mapupunta, kung dito ka pupunta, tumanggi ka. Hindi. Tapos nung sinabi ng, kumuha ka ng seaman's book. Pero hindi ko pinangarap talaga na. Oo. Iba yung pangarap kasi. Hindi ko iba yung aksidente. Pwede mo kasi, kasing hindi mo pinlano, pero dahil nakatatak sa'yo, nakadestiny sa'yo yung bagay na yun. Yeah, ito. Mapupunta sa'yo. Paano ka ba nakapasok sa dito? Ako, pinasok ako. Ano ba yun? Ipinasok, ha? Pinalo mo ba yun? Pinlano ng tatay ko. Hindi. Tinanong ako ng tatay ko kung gusto ko. Diba? Hindi aksidente. Tinanong ako, gusto mo ba? Nasa akin pa rin yung decision. Oo. Kumbaga, hindi aksidente. Kasi yung iba kasi yung aksidente na sinasabi mo eh. Kasi yung aksidente kasi na yung biglaan na kapag-gising mo, simang ka. Oo. Pero yung dumaan ka ng proseso, hindi na aksidente yun. Kasi dumaan ka saan eh. Ginawa mo kasi lahat ng processing eh. Hindi mo aksidente yun kasi ang line of job mo, ano ba, line of job po, nasa lupa. Ngunit wala sa imagination, mapupunta ako sa dagat. Wala talaga. Kaya ba, ang nangyari nun, end of contract, nag-vacation ako galing sa Saudi. Kaya may re-entry ako sa Saudi nun eh.
Ngayon, nung nagbabakasyon, 1 month lang bakasyon namin, mm-hmm. nakita ko sa website, sa work abroad, nag-hiring. Ang nakalagay doon, document control, wanted document controller to be trained as pipe tally. Mm-hmm. Chinek mo, pag inano mo yung pipe tally, wala namang description yun sa internet, eh. Ano pa yung pipe tally na yan eh. Pag kasi pipe tally, Wala ka mga 2013, wala ka makita na description nun. Ano sabi sa'yo? Ha? Yun lang, inano ko, malaki yung document controller lang. To be trained as pipe tally. Ngayon, ang nakainganyo doon kasi may amount. Tinanong mo kung ano yung pipe tally? Wala. So, ibig sabihin, may amount doon na $1,865. Ay, sahog ko sa hindi, $500. So, ibig sabihin nun, anong tawag? Walang nakalagay doon na, yung ano na yon, naka-destined talaga sa'yo yung presto na yon. Oh. Dahil hindi mo man siya pinangarap eh. Ang destined kasi, hindi mo man siya papangarapin dahil sa'yo yun, anong tawag na sa Tagalog? Sa'yo naka... Basta naka, ano tawag nito? Nakatalaga, nakatadhana sa'yo yung bagay na yon, kahit hindi mo man siya hanapin, mapupunta sa'yo yon. Lahat naman tayo, destiny. Kasi, ang matatawag mo kasi ang destiny, kapag nasa dulo ka, pag nasa dulo ka na ng timeline, sasabihin mo, destiny ito. Ay, nashoot ako sa butas, destiny ito. Kaya ganun yung destiny. O, pero diba? kapag andito ka, masasabi mo mang destiny mo kung anong kalalagyan mo sa tinaharap. Hindi mo nga alam eh, yung destiny mo eh. Hindi nga mangyayari yun. Hindi, aksidente. Kasi iba kasi yung aksidente mo okay, eh. Kaya ang inaano mo kasi na aksidente, yung aksidente na-injured. Iba yung kasi yung biglaan, yun yung aksidente. Biglaan niya. Hindi siya biglaan yung kasi okay, nag-apply ka. Based diba? On interview. Yung... Kung mga isa-isang dumarating sa'yo, isa-isang humaano eh. Parang step by step yung nangyari eh. Step by step, bigla nga. Ito, tatiyaga. Ang sinabi sa'yo. Ito muna, ako muna. Ang sinabi sa'yo, halika rito. Siman ka. Hindi. Alis na. Hindi. Oh, hindi. Ang sinabi sa'yo, sir, ito ba yung nag-apply ka? Una, nag-apply ka. Tinawagan ka. Sir, interview ka. In-interview ka. In-interview ka. Wala pa sinabi kung ano yun. Paano mo nalaman na aalis ka? Paano mo nalaman na aalis ka? Sagutin mo. Ano? Paano mo nalaman na aalis ka na? Dahil naka-apply ka sa... Di ba, naka-apply ka? Pwede ka nga. Ito nga, sagutin mo muna yung ano ko. Sasagutin ko nga. Ito nga. Paano mo nalaman na aalis ka na? Di ba, naka-apply ka na? Ito, naka-apply ka. Paano ka malaman na aalis ka na? Sinabihan niya po. Sinabihan ka. Pagkatapos mo sinabihan ng ka... Magkuha ka ng Seaman's book, sir. Step by step tayo. Pagkatapos nun, Seaman's book... Hindi ko pa. Nagulat nga ako. May Seaman's book pa pala yun. Hindi mo. Tapos nung Seaman's book, ano pa? Tapos nung Seaman's book, ano pang ginawa mo? Ha? Tapos nung Seaman's book, ano pang ginawa mo? May Seaman's book na ako. Yung kumuha ka na ng Seaman's book... Hindi. Yung kumuha ko ng Seaman's book, hindi ko alam na may BT pala yan. Ito nga. Hindi, ito nga. May BT pa ba? Dagdag pa sa step yan. Dagdag pa sa step, di ba? Di ba? Dagdag pa sa step yan. Hindi na aksidente yun. Proseso yun. Dagdag pa sa step yan. Pagkatapos mo mag-BT, ito, ano nang sinunod ng ginawa mo? COP? Ito nga, sabagot ka muna sa akin. Mamaya, nakakuha ka na ng BT. Kasi kailangan requirement sa ano eh, sa Seaman's book. Nakakuha ka na, anong sunod ang ginama mo? Explain mo muna ano yung... COP! Anong COP! Explain mo muna. Anong sunod? Okay, para basic training, basic training yan. Basic training requirements sa Seaman. BST pa nun, basic training. Basic training, BT na lang ngayon. Tapos... COP yun. I-COP mo ba? Certified of Proficiency. Tapos, dun ka palang makakakuha ng Seaman's book. Yun. Sak pala ako. Seaman pala ako. Hindi ka pa nakakaalis nun. Alam mo nang Seaman, magsisiman ka, hindi ka pa nakakaalis. Saka ka lang nalaman na magsisiman pala. Hindi ka pa nakakapunta ng... Wait. Hindi ka pa nakakapag-training ng BT. Nang BT, alam mo na nakukuha ka ng Seaman's book. Seaman's ka, alam mo. Yung term pa lang na Seaman's book. Yung sinabi pa lang sa'yo. Yung sinabi pa lang sa'yo na requirement mo,
Seaman's book. Kumuha ka ng Seaman's book. Ilang steps pa ang ginawa mo bago mo nakuha yung Seaman's book? Seaman's book. Hindi na accident yun. Pitong araw ka nag-training ng BSD. Labing isang araw na kayo, sama STSD. Tingnan mo ha, paano magpani maano yung topic. Kasi gumagawa ka ng sarili mong timeline. Hindi, tinatanong ko sa'yo. Sige, yung timeline mo. Sige, timeline mo. Timeline mo. Apply ako. Sinabi, mag-interview. Hindi ko pa alam yun. Ano yung trabaho, no? Pero interview lang, ha? Interview lang. Kasi document controller. Sige. Pero alam mo na yung position. Di ba? Wala pang knowledge, honestly. Paano mo nalaman nga na, ano? Di ba ikaw mismo nagtabi? Ikaw nagtabi, document controller, to be trained. Alam mo. Ano yung pipe tally? Yun yung tanong ko. Di mo ba alam yun? Di mo pa alam. Pero alam mo yung pipe tally ka. Tapos in-interview ka. Tapos, noon 3 days na lang ako na babalik sa Saudi. Nag-ano kami noon eh, nag-bibits kami noon eh. Family outing. 3 days na lang. Tumawag ng opisina, sabi, Emery, hired ka na. Okay. Ngayon, di, siyempre, magtatanong ka. So, alam mo na hired ka na as? Document controller. Ano pa lang, hindi pa nga pagtalid. Document controller. To be trained. Yung to be trained as pipe tally, doon ko na naintindihan yan, doon mag-training na. Isipin ko muna, mama, kasi pag mga matitinding desisyon, kaya 3 days na ako. May return ticket ako eh. Pag-isipan ko muna, bigyan mo ako ng ilang oras, isipan ko muna kung tatanggapin ko hindi, kasi 3 days na lang, babalik na ako. Sige. Di after 3, kasi ang inisip ko yung pera eh. Di sabi nung kasama ko, na huli, yung kasama ko sa Saudi, nagkasama din kami nung time ng oras na yon na nagbi-beach kami. Humingi ka ng payo ngayon? Ha? Humingi ka ng payo sa kanya? Oo, nag-ausap kami. Sabi niya, ano pangalan ng hininga mo ng payo? Reynan Montero. Okay. Takoy, dalawa sila eh. Dalawa sila. Sino isa? Montero at saka si Sherwin. Kalimutan ko yung Filipino ni Sherwin. Naging ano pa nga ako? Kala ko kapatid kay si Montero. Ito na. O, tapos? Tumawag ako ulit. Ngayon, ma'am, tunay ba yan, ma'am, yung 1,865 na yun? Oh, correct po yan, sir. Ano po yan? Legit po yan. Sige, ma'am. Tatanggapin ko po. Ano ba yung sir, kailangan mong magkakuha ng Seaman's book. Nalaman mo na. No, magsisiman ko pala. Yung trabaho. Hindi ko pa alam na Seaman pala yung pupuntaan. Ano pa? Gumawa na lusot. Ito pa, hindi pa tapos eh. Gumagawa ka lang. Hindi mo pa alam. Saka mo pala nalaman. Yung nalaban mo na. Tinanggap mo? Tinanggap mo pa rin. Hindi, tinanggap ko na una eh. Kaya nga, sabihin, anong alam mo na. Hindi ka pa nakakaalis nun? Hindi pa. Kaya nga, sir, kailangan mo kumuha ng Seaman's book. Ano pa yun, ma'am? Si offshore tayo, sir. Sige. Paano ba ang nagbigay siya ng direksyon. Saka pa lang ako kumalat yung, ano ba yung requirements ng Seaman, o ganun ba yung... Kala ko nga hindi ako makakano kasi may 9 days pala na BS ngayon. BST. BST. Ngayon, alam mo yung ano ko doon? Ngayon, dapat, itong kwento na to, dapat inaano ko to sa, kasi may plano ko na tawag nito. Isang episode. Isa pilog, sa pelikula. May episode na para lang dyan ba? Well, anyways, ang ano dyan, instead of 3, imagine mo 3 days na lang aalis ka, siyempre wala ka ng pondo doon. Tapos yun ang naging gamble. Training pa ako, tapos ito pa, di may Seaman's book na ako. Kasi sa land base, kung nakapag land base ka, pag sinabing umunta ka sa Manila, mag-report, kinabukasan may flight ka na. Ganun yung sa land base, di ba makalagaran sa land base. Alam mo? Main ka! Hindi ako makain eh. Yung nakausap ko dun sa sumakit yung ulo ko dito
Hindi yan totoo. Kala mo lang yun, kala mo lang yun. Ano, nung pumunta nga ako doon, may Seaman's book, may passport na. Sinabihan pa, ang agad na nung sinabit ko yung ano, yung sinabit ko yung Seaman's book, ang sabi sa akin, okay lang ka-uwi, sir. Buong talagang akala ko, kinabukasan na aalis na yung pala, may ano pa yung bullshit. Bullshit. Okay, ano mo, explain mo, ano yung bullshit? Very bullshit. Basic offshore safety induction. An emergency. Yeah. Bullshit. B S. Bullshit yun ah. B O. Wrong spelling. Basic. Basic. Offshore. Offshore. Safety. Induction. Emergency training. Yeah, bullshit. Hindi yan magmumura. Bullshit. Bullshit. Paano yung pag ano? Pag tawag nito. Hindi mo kunin yung full course. Ang tawag doon. Yung full course ng bullshit, pag hindi mo kinuha, halimbawa, i-extend mo lang. Ah, pressure. Forward yun. Bastos mo na, ha? Forward yun. Forward yun. So, further offshore emergency training. Ha, talaga, kabisado, ha? Hindi po nagmumura yun. Oh, yun po yung ibig sabihin ng forward. Oh, forward. Forward. Hindi ako lasing, ha? Tubig lang iniinom ko. Forward mo. Ay, ano hindi po bastos ano, yung para mga training namin, ha? Mga training yun. Ano bang ginagawa doon? Ano bang ginagawa doon sa bullshit? Sa bullshit? Ayan, linulubog lang yung mukha. Linulubog yung ulo mo sa tubig. Susunugin ka muna. Ay, pausukan ka muna. Ay, hindi po to beer. Malt lang po ito. Panwari lang po ng beer. So, bawal po ang beer dito sa bangko. Okay. Tatlong kabayo lang po yan na... Puti, hindi po yan, hindi yan pula mo. Okay. Puti yan, hindi yan pula mo. Di ba beer to? Ha? Non-alcoholic lang. Malt. Di ba ito? Malt. Di ba barley ba ang beer, di ba? Si Barney. Barley. Violet siya. So yun yung pagka, ano mo sa aksidente mo? Sa ano, okay. To make the long story short, fine. Okay, fine. Bahala sa buhay mo. Basta ako tawag ko doon, Destiny. You are my destiny. Tama ba yun? Yeah. Ewan ko, sumubay lang ako sa'yo eh. Itinuno ko lang sa'yo eh. Dapat pala, sinabi natin tayo ang accidental ano eh. Interview. Oo nga, yun ang aksidente, hindi namin alam. Hindi namin alam.